Tamang paggamit ng King's Vita Plus sa buntis na inahin. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Good morning guys! Kumusta na po kayong lahat mga viewers dito po sa aking small YouTube channel. Ang ating topic ngayon guys, i-direktuhin ko po kayo kung paano nga po ba ang tamang paggamit ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa ating mga buntis na baboy inahin. Guys, ginawa ko po ang video na ito, taos puso ko pong handog para po sa inyong lahat na gusto pong matuto kung ano ba talaga. Is this safe sa mga baboy na buntis, no? Safe bang gamitin sa ating mga barako? Guys, tune in ka lang kasi po, mamaya-maya po ay meron po akong additional na mga simpleng mahalagang impormasyon regarding po sa ating topic ngayon. Okay? Disclaimer lang po guys, ang mga sasabihin ko po na mga simple na mga mahalagang impormasyon ay nanggagaling po sa mismong tao na taga King's Vita Plus Company at doon ko po sa kanya kinuha or pinangalap ang mga impormasyon nang sa ganun po ay gusto kong magiging sigurado po ako at sureball po ako sa mga salita po na aking sasabihin tungkol po sa ating topic ngayon, okay? At sa ganun din, isang rason din po, nais ko pong mag-alay ng malasakit sa inyong lahat sa gusto pong matututo kung paano gamitin itong King's Vita Plus na ito. Okay, so dahil marami po ang nagtanong sa akin, actually sinagot ko na po doon sa comment section below sa aking munting channel. Ngunit alang-alang po sa inyong lahat na gusto pong matuto kung paano ba talaga gamitin. Okay, so guys, pasuyo lang, huwag ka mainip ha, kasi sa totoo lang gusto ko pong dahan-dahanin ang pagsasalita ng maunawaan po ng ating mga viewers dyan na mga baguhan pa lang, no? So una-una guys, total nandito na tong content na ito, yung topic natin ngayon. Ang mga nagtanong po sa akin kung kailan po pwedeng simulan ang paggamit ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ako guys, ang akin pong sagot number 1 ay nagsimula po akong gumamit nito nang nasa pre-starter stage po ang akin pong mga biik. Okay? So, from pre-starter stage ay nagsimula akong gumamit. Even guys, sa nakaraang batch ko po na 4th batch fatteners, yun din po ang aking ginawa. Okay? So, dahil ang atin pong topic ngayon regarding or tungkol po sa mga buntis na inahin, kapag po dumating ang tamang panahon na ang atin pong mga dumalagang baboy or gelt o kahit hindi dumalagang baboy, yung mga sow guys, yung mga baboy na inahin na dumadanas na po ng pagpanganak, ano? So, ang akin pong isi-share sa inyo, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, no? Pwede pong gamitin guys ang King's Vita Plus sa pagkatapos po ng AI or pagpapakasta sa atin pong mga baboy inahin. Linawin ko lang po ha, kapag tayo po ay nag-AI and then after siya na AI or pagpapakasta, pwedeng-pwede po gamitin ang King's Vita Plus na isang kutsara na powder at ihalo mo po sa bawat 3 kilos of dry feeds ng ating mga baboy inahin or kahit sa mga dumalagang baboy. Take note guys, tune in ka lang kasi sasabihin ko po ang mga importante dito na bagay. So guys, tandaan mo po ito, kapag po tapos ka nang nag-AI or nagpakasta ng iyong baboy inahin, okay, wala pa tayo sa buntis guys ha, after tayo nagpakasta or nag-AI, pwede po natin gamitin ang King's Vita Plus ng wag po everyday, wag po araw-araw ang paggamit. Okay? Ang ibig ko po sabihin, gamitin lang po natin ito guys ng every other day. For example, MWF. Okay? Or pwede rin pong TTH, no? Tuesday and Thursday. Wag po araw-araw. Take note po mga kababayan sa mga gusto lang pong gumamit nito, no? Kung meron ka pong mga baboy dyan na inahin, okay? Wag na wag mo pong gamitin ang King's Vita Plus sa everyday na paggamit. Every other day lamang kasi para iwas din po sa paglaki ng ating mga biik, no? Okay. Shift tayo guys sa ano, sa word na kapag nabuntis na po ang ating baboy inahin, no? Halimbawa, buntis na po siya. Pwede rin po natin gamitan siya. Pero, take note ha, pero, every other day nga lang po.
ang rason. Kuya Dudong, bakit mo naman sinabi yan? Ang rason po, according po sa tao na nakausap ko, na siya po ang nagbigay ng ganitong impormasyon, para po hindi masyadong lumaki or tataba or tumaba ang mga biik na nandoon sa loob ng tiyan or katawan ng ating mga buntis na baboy inahin. Kuya Dudong, bakit nga po hindi pwedeng gamitin ng araw-araw? Dahil po ang rason ay ang King's Beta Plus daw po, according po sa tao na nagbigay ng advice sa akin sa mga word na ito, ay talagang lulusog or tataba or pampahilti, pampalaki daw po sa mga biik na nandoon po sa loob ng tiyan ng baboy inahin natin. Okay? Isa pang rason, dahil may tendency na mahihirapan daw pong manganak ang ating mga baboy inahin, lalo na guys yung mga first timer na mga baboy, yung guilt pa lang yung first time, no? Kapag po sobrang laki ng mga biik, healthy, malalaki sila, no? May chance daw po na mahirapang manganak ang ating mga baboy inahin. Clarify ko lang po mga kababayan, no? Pwede naman gamitin kung gusto nyo, pero mas ina-advise po talaga ng taga-company po na huwag araw-araw para hindi po tayo magkaroon ng karamdaman na maaawa tayo sa ating mga baboy na buntis, no? Kapag sila po ay nanganak. Kasi guys, kung tayo po ay nag-alaga ng ating mga kahayupan na mamasdan natin sila, makikita na hirap manganak, ay talagang medyo hindi maganda po sa ating paningin na sila po ay nahirapan. Okay? Gets niyo po guys ang aking punto? Okay. So hindi lamang po ang mga buntis na inahin baboy, kundi meron pa hong dagdag na mahalagang impormasyon din po alay ko sa inyong mga gustong gumamit nito. Kung meron po kayong mga barako dyan, yung mga baboy po na ginagamit ninyo sa pagpakasta, kinukuhaan ng similya sa AI na status, no? Kung sakaling nanaisin po ninyo, guys, kung sakali lamang ha, pwede rin po gamitan ng King's Beta Plus ang atin pong mga or ang inyong mga baboy barako. Ah, ganun po ba, Kuya Dudong? Opo, mga viewers, pwede po. Bakit, Kuya Dudong, ano po ang maidudulot ng King's Beta Plus sa ating mga barako? Halimbawa, pampadami daw po or makakatulong or makatutulong daw po sa pagpaparami ng similya ng barako. Guys, ulitin ko lang ha, yan ang assurance na yan ay galing po sa taong nakausap ko doon po sa King's Beta Plus. Okay? Bago ko po makalimutan, ang isang kutsarang King's Beta Plus ay ihalo po sa bawat 3 kilo na dry feeds or isang kutsara ay ihalo po sa isang galon na tubig inumin nila. Okay? Pwede rin po ihalo ang isang pack sa every 50 kilos of dry feeds. Shoutout po kina King Jerome watching from San Fabian, Pangasinan, kay Efren Perez, sa mga taga Mayaw, Castillo, Lucena City, at kay Dikong Farm Mixed Vlog. Shoutout po sa inyo. Sana guys, nasagot ko po ang inyong mga katanungan kung paano po gamitin ang King's Beta Plus sa ating mga buntis baboy inahin. At kung nagustuhan mo po ang video na ito, kindly don't forget to like and subscribe sa mga hindi po nag-subscribe. And click also the bell ring para ho updated ka sa mga bago kong upload. Ako po si Dudong Villaran ang nagsasabing thank you so much for watching and supporting my small YouTube channel. God bless po sa ating lahat.